Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Nagalit si Senator Rapi Tulpo. Ang yayabang nyo sa PCS. Ayan, bagong modus. Modus daw ng e-loto. At iniimbitahan dito sa Senate of Hearing ni la Robin Padilla, Senator Robin, ayan na Rapi Tulpo. Rapi Tulpo, pumutok na sa galit sa mga official ng PCS o ilang beses na iniimbitahan, pero dadalawang tao lang ang dumating. Dapat ang dumating ay ang presidente ng PCS o, at panoorin po natin ang buong detalye dito sa pag-uusap at pagre-repaso nila Senator Robin and Rapi Tulpo. Yes, parang sa tingin nyo, you guys are very special. I don't know kung anong pinagmamalaki nyo, lalo ng boss nyo, si Robles. We sent a letter to you last several weeks ago para sa hearing na ito. And you sent us a letter saying, hindi kayo makaka-attend. Lahat nagpa-reschedule ang PCSO. Nung magpa-reschedule kayo, inanggap namin yung rescheduling ninyo. And then, only for us to receive a letter stating na hindi na naman kayo makadalo. Ang yabang ninyo sa PCSO, ano bang pinagmamalaki ninyo? Anong meron sa PCSO? Samantalang lahat ng mga agency ng gobyerno, pag pinapatawag sa Senado, pumupunta kayo sa PCSO, hindi. Ano meron sa inyo? What makes you so very special? Ngayon wala dito yung boss nyo. Kayo mismo ang humingi ng reschedule. And then pagdating nung date na pinatos namin, yung date na binigay nyo, a week later, para sa hearing na ito, magpapadala kayo ng sulat last minute na hindi kayo maka-attend. Samantalang lahat ng agency ng gobyerno, pag may hearing, pinapatawag sa Senado, pumupunta. Sorry, kayong dalawa, baka magigisa kayo. Sinubo kayo sa Lions Den nitong boss nyo, na dapat ang boss nyo nandito, hindi kayo. Diba? Nagpadala kami ng invitation sa inyo ahead of time, way ahead of time. Hindi kayo kumibo. And then last minute, sinabi nyo hindi kayo maka-attend dahil launching ng e-loto. At nag-request kayo ng reschedule for another week. Kayo pa mismo nagbigay ng date. And we said, okay. And then pagdating ng date na yon, the day before, hindi ulit kayo maka-attend. Lahat! Hindi pa ako nagbanta na magpe-privilege speech ako at ipapasabihin ako po kayo, hindi pa sana kami ka-attend. May umaten nga, dadalawa lang. No, galit ako. Kasi lumilitaw na meron kayong pinagmamalaki. Nagmamayabang kayo sa PCSO. Galit ako sa sistema na inilatag nyo na kung saan kayo po'y nagmamayabang. Diyan sa PCSO. Not you personally. I'm sorry. Kung ikaw ay na-offend, it's not about you. Good morning, Mr. Senator. Frank, Your Honor, the only reason why we're requesting for an extension is because the launch of our PLS is due on October 1. Nung kinansel nyo yung unang patawag namin, kayo mismo ang nagbigay ng date kasi sabi nyo meron kayong e-loto launching, and then you guys gave us the date na available kayo. And then when we said, okay, sige, yung date na yun isa-set natin for next hearing, kayo pong nagbigay ng date. And then last minute, the day before, sabi nyo, hindi kayo maka-attend. Lahat kayo. Parang boycott. Yung sinasabi ko, ano bang pinagmamalaki ng PCSO? Ano meron sa inyo? Your Honor, kayo ng Diyos din sa PCSO? No, Your Honor. I would like to explain the reason for our requests. No, you don't have to request. Nagmamayabang kayo siguro. The least that you can do is apologize. Sir, that's just why I'm asking for an apology, Your Honor. And I'm explaining the absence of the resource persons who can explain and answer your questions in detail. Ma'am Attorney Contacto, remember, nung unang hearing na sinet namin, that was last week, and you were given notice way ahead of time, umuo kayo, and then last minute, sabi nyo, launching ng e-loto. Wait a minute. And we said, okay. And then kayo mismo ang pumayag na iset it
to set the hearing for another date. Okay? So, dapat nakapag-adjust na kayo. Dapat makita niyo na po yung schedule niyo. Na kung pwede ba kayo hindi, a week later. And then, all of a sudden, hindi na kayo pwede. Come on. Mr. Senator, I have a copy of the letter that we sent. There was no mention of the e-lotto. What we have here is, the first letter ninyo is e-lotto launching. It was two agendas, Your Honor, that we raised in the first letter. So in the first paragraph is the launch of the e-lotto. And the second is the transition the PLS, sir. Right now, I cannot stress enough, sir, the reason why we need to focus on the PLS. And if you would allow me to explain, sir, this would explain the absence of our officials right now. As I was saying, sir, our ELDA, the equipment disagreement, which is the system that is currently being used by the PCSO, is set to expire on September 30. Okay, ayokong ubusin yung oras natin, Attorney Cotardo, dahil lang sa magpapaliwanag ninyo. Let's proceed na lang. Basta the fact remains na ang yayabang nyo dyan sa PCSO. This is the first time it happens dito sa Senado na twice in a row, last minute, magka-cancel, magbo-boycott ang isang agency para sa isang hearing, napaka-importanting hearing na patawag ng Senado. First time in history, for your information. Nagets nyo? We apologize, Your Honor. Thank you. Now, yung last hearing, sinabi ko, yung mga kabo nyo sa STL dapat mabigyan ng mga benefits. Nag-uho kayo, you send us a letter na on process, etc. Anong nangyari? May benefits na ba yung mga kabo cobrador ng STL? Wala pa rin. Dapat meron silang SSS penal pag-ibig. Because every single day, sinasabi nyo agent sila, sinasabi nyo part-time sila. No, every single day, umulan man, uminit, umiikot mga yan para mo lekta ng taya. Hindi mabubuhay ang STL kung wala mga kobrador, kung wala yung mga kolektor, kung wala yung mga kabo. Kumikita ng milyon-milyon, bilyones kada taon ang mga STL operator na yan. And yet, katiting lang na portion yan, ilaan para sa benefits ng mga kabot kobrador, hindi magawa-gawa. Why? Paki-explain. Ang nag-guide po kasi sa amin is yung aming STL Implementing Rules and Regulations, yung IRR po. Nakasulat po doon kasi, which was approved by the OP rin po. Nakasulat po doon kasi na ang mga empleyado po, yung sales force po ng mga STL agents po namin, ay they are required to submit yung mga registration nila sa SSS, PhilHealth, etc. etc. po. So, and also included in that yung certificate of remittances po nila to show proof that they have been complying with the requirements of the law insofar as benefits are concerned under PhilHealth and SSS po. Hindi nila submit? Hindi sila kapag-comply doon sa request ninyo? So, yung ito mga kabo at kubrador, ni-require nyo na mag-submit ng mga documents. No, sir. The AAC, sir. Authorized Agent Corporation, sir. So, okay. These are the corporations who operate the STL. So, what did you require from authorized agent? Under our IRR, sir. Huwag ka na mag-acronym kasi hindi ako sanay. Okay. Under our rule, sir, authorized agent corporations are required to submit the proof of remittances to SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. Kaya nga, i-require nyo nga itong authorized agent corporation. They are being required, sir. Oh, kailan nyo i-require sila na i-submit those proper documentations, comply, magko-comply sila, nang sa gayon, magkakaroon ng SSS, pilat pag-ibig, ama, kubrador at kabo. And I want it to happen kasi nung last time, nangako kayo sa akin na magkakaroon na, and this was months and months ago. Bakit tanggal ngayon, wala pa? We have about 20 AACs who applied for renewal and consistent with our rules, they were made to comply with the submission of the proof of remittances to SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. Huwag na natin gawin komplikado. We will give an update by next week, sir. So by next week, you will give us an update. Yes, sir. Kung kailan may sa katuparan nito na magkakaroon ng benepisyo ang mga kabo at kobradores. Yes, sir. Ninyo. Pero I doubt it. Alright, napakinggan po natin itong si Senator Rapitulpo.
sa kanilang ayan isang sa PCSO bagong modus ba ito ng iloto. Repaso ni Senator Rapetulpo at ni Robin Padilla. Ang yayabang nyo dyan sa PCSO, bagong modus ng iloto. At ayan, thank you so much sa inyong lahat and peace out.